So under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues, in other words, due process. I don't want to be in violation of the Supreme Court ruling on the family issue. Inayunan ni Senate President Juan Miguel Migzubiri ang panawagan ni Senator Robin Padilla na sa halip na contempt order, maglabas na lang ng show cause order laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy. Alinsunod anya ito sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso noon ng investigasyon ng Senate Maribel Committee sa formally issue. Paliwanag ng senador, dapat munang gawin ng Senado ang lahat ng legal na paraan para pagpaliwanagin ng resource persons kung bakit hindi dapat ito mapakontempt ng komite sa Senado. So, ang request ko kay Senator Risa, all she has to do is come up with another committee hearing really quickly, maybe today, maybe tomorrow or Monday, to order a show cause order, to give a show cause order. Ayon sa Senate President, sakaling hindi pa rin sapat ang magiging paliwanag ni Kibuloy sa show cause order, dito na maglalabas ng arrest order ang Senado upang paharapin ng religious leader sa investigasyon. Pag nag-show cause order si Ma'am Risa at hindi pa rin satisfactory yung explanation, sagot, tayo talaga pumunta dito, then it is ministerial on the part of the Senate to release the issue or the Wala pang pahayag dito sa Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. Ngunit sa sagot nito sa privilege speech ni Senator Padilla sa sesyon kahapon, binigyang diin ito na naayon sa rules ng Senado ang pagpapakontempt kay Kibuloy dahil ilang beses na itong hindi sumipot sa pagdinig. Ang kasama ko po sa komite ay nag-object. At dahil doon, ayon din sa rules ng Senado, binigyang daan ng chair na magkaroon ng 7 araw upang makabuo ng majority ng mga miyembro ng komite para mag-object. May president po sa mga ruling ng Korte Suprema at maging na po sa mga dating idinaos na mga pagdinig ng mga komite, maging ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa Senado na nagpatuloy kahit po meron na pong tumatakbong mga kaso sa korte. Wala pang anunsyo ang opisina ni Senator Hontiveros kaugnay sa pinal na desisyon sa contempt order, pero hihintayin nila ngayong araw ang mga senador na tumutol sa pagpapakontempt at pagpapaaresto laban kay Kibuloy. Ngayong araw, March 12, ang deadline ni Senator Padilla para makakuha ng 8 pirma para harangin ang contempt order laban sa religious leader. Noong nakaraang linggo, 4 na senador ang pumirma para baliktarin ang contempt ruling ni Senator Hontiveros. Si Senator Nancy Binay na Vice Chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, isiniwalat na pinili niyang hindi pumirma kontra sa contempt order. Inirespeto ko yung desisyon ng chairperson dun sa pag-cite ng konte. Hindi rin naman kasi katanggap-tanggap na hindi natin i-require na mag-attend yung isang resource, isang invitado sa Senado. Parang if ever, first time ata sa history ng Senate kung natuloy itong reversal ng desisyon. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.